Uy, sa wakas, nakabili din ng battery ng motor. Sawa-sawa na ako kapapadyak ng aking motor. So, mabuti sana kung mahaba lalo yung binti ko. Eh, lalo sumasakit eh. Tuwing alis na lang ako, laging di padyak. Sa tagal siguro ng battery nito, kaya ayaw umandar. Kailangan pang padyakan. Ayan, wala. So, bumili ako ng bagong battery. Ito yung binili kong battery, mga idol. Motolite. Siyempre, pagka sinabi natin Motolite, is pang matagalan. Pre-maintenance, mga idol. So, ito yung battery ng Mio, mga idol. 4L. MF4LP. Ayan yung size ng battery nito, mga idol. Kasi baka makabili kayo ng battery, mga idol. Ang 5L. So, hindi kakasya dito yun, mga idol, yung 5L. Kasi mahaba yun at matangkad. Yun yung ginagamit sa mga pang tricycle na battery, mga idol. Ang size nun is 5L. Ito, ang pang Mio is 4L. Papalitan ko na ito, mga idol, kasi kung napansin ninyo, mga idol, puro corrosive na. Yung terminal niya, maitim na rin, mga idol, oh. Repair na, mga idol. Tsaka yung terminal nung ano, tsaka yung lugs. Nangingitim na. At tsaka ito, tumatagas na rin yung tubig nito, mga idol. Kasi ito, binabantuan ng tubig. Hindi katulad ng Motolite. Hindi na kailangan bantuan ng tubig. Ito, ang tagal lang naman talaga nitong battery, mga idol, isang taon. So, maswerte ka na kapag umabot ang 2 taon or 3 taon. Tatlong taon, mga idol. Ito, ang binili kong battery, mga idol, is ano lang to, mumurahin lang. Kasi, ang pinakamahal talaga, mga idol, na battery is Amaron. So, yung Amaron, oh, napakaganda talaga nun. So, subok na subok talaga yun. So, yun nga lang, may kamahalan. So, kakalasin ko na to, mga idol. So, bago ko pala kalasin, mga idol, testing ko nga pala muna ito kung may charge pa ito. Ayan. So, meron akong tester dito. So, positive. Negative. So, ayan. Meron pa naman charge. Pero, ang problema nga lang, yung terminal niya is nangingitim na. At saka, nagkakaroon ng corrosive. So, every other day, siguro, kumakabal, nawawala yung contact ng terminal dito sa lugs. Kaya nawawalan siya ng kuryente. So, papalitan ko siya ng bago. Ayan. So, kakalasin ko muna ito, mga idol. Ayan, natanggal ko na. Ayan, yung aking lumang battery. Ano din to? UTX4L. BS gel. So, MF superior. So, matibay din to, mga idol. Yun nga lang. Talaga sa katagalan na nasisira talaga yung battery. Ayan, mga idol. Kung napansin ninyo, kumalat na yung tubig ng battery dito. Tsaka yung pulbos, yung parang asin. O yan, tawag dyan, corrosive. So, ito, mga idol, ingatan yung damit ninyo na malagyan ito. Kasi nakakabutas to ng damit, yung tubig na yan. So, mas simple lang naman magkabit nito, mga idol. Oh. So, dalawang terminal lang siya, or dalawang linya lang siya. Positive at negative. So, kung ano yung tinanggal ko dito sa kabila, halimbawa ito, positive. So, dito yung positive. So, dito yung negative. So, ganun lang yung mga idol. Ayan. Then, itong screw nito.
Lalagay ko na dito mga idol. O, tanggalin ko pala muna. Mahirap ikabit. Ayan, dali mga idol. So, ito. Yung terminal na to mga idol. So, lililinisin lang natin. Kasi, mawawala siya ng contact. Kailangan palabasin natin yung tanso. So, hindi rin siya gagana mga idol kapag madumi yung ating terminal or yung terminal lag. Kailangan palabasin natin yung tanso. Ayan. Then, yung terminal na i-screw na natin dito sa terminal. Importante dito mga idol, kapag magkakabit kayo ng terminal dito ng battery, so kailangan mahigpit. Kasi pagka maluwag mga idol, naglulus connection yan, habang tumatagal, nagiinit yan, or nagi-spark, lumuluwag yung terminal niyan. So pinagmumula niya ng corrosive. Importante dyan, mahigpit. Huwag naman yung sobrang higpit mga idol. Kasi pag natanggal naman dito, tatagas naman yung ano niya, yung tubig niya dito sa loob. So meron tubig yan mga idol dito sa loob. Kahit yan ay sabihin nating maintenance free, meron lang talagang tubig yan dyan sa loob. Hindi lang ito binabantuan tulad ng mga ganitong battery. Ayan. O, wala na akong ibang alam na brand kundi eto lang eh na battery na maintenance o Motolite. Ayan. O, testingin natin yung bagong bili na battery. O, positive at negative. Ayan o. Ayan, 12.80 voltahe mga idol oh. Oh, paanda rin ko mga idol. Asa na ba yung susi? Ayan. Hindi na ako mahirapan na magpadyak na magpadyak dito sa aking motor. Hindi nasasakit yung aking paa. Kasi one click na ito mga idol. So, testingin natin kung nag-charge yung kanyang charger. So, ito. Ayan o, 14.78. Revolusyon ko. Ayan o, tumataas ba siya mga idol? O, pag nire-revolusyon, 14.90. O, tama na yung revolusyon mga idol. Baka lumipad naman itong aking ano, motor. So, ayos na mga idol. Meron na rin pati akong ilaw mga idol o. Ayan o. Ayan o, may ilaw na rin. High and low. Ayan. Yung busina lang ang problema. So baka natanggal dun sa terminal yung busina mga idol.
Ayan, so re-referring ko yan mga idol, yung busina. So, antay-antay lang tayo mga idol ng tamang pagkakataon. So, hanggang dito na lang yung aking video mga idol. Sana may nawa kayong idea sa pagpapalit ng battery. Hindi yung basta-basta kayo bibili ng battery. Baka hindi kasya dun sa inyong ano, motor. Mayroong magkakaibang size nyan mga idol. Mayroong 12 by 12 na battery. O siyempre, yun ay pang tricycle. Mayroong 5L na battery. At mayroong 4L na battery. At saka ang kagandaan nitong Motolite is siyempre pang matagalan ito mga idol. Sa nakasulat niya dyan eh. Motolite na pang matagalan. So hanggang dito na lang yung aking video mga idol. Sana may nakuha kayong idea tungkol sa video na to. At kung nagustuhan nyo naman po, pwede nyo like at share. At siyempre huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe. Thank you for watching.